What the? Robin naman. Ate Vicky. Morning, Doc. Hope you have a good day. Mukhang nagkabaliktad ng mundo, ah. Batang nag-aantay doon. Then, may request sa geriatrics. Birthday, so may dadaanan tayong cake. Tapos, sunod tayo sa cardio, and then huli na sa pedia. Mag-isa kayo. Always make happiness your priority. Have a great day then. Babe, eto lang yung nahirapan kong kabuild mo. Pero if I have more time, pwede naman ako maghanap. Babe, okay na to. Thank you, thank you. Oh, Sheila, aalis na kami. Text mo naman kami from time to time. Uy, teka lang, nag-enroll ka na ba? Mag-OJT ka ba this term? Sabi mo lang ha, may kakilala ko sa DOJ. Ay, siya nga pala. Pwede ba tayong dumaan sa bahay? Nakalimutan ko palang bigyan si Nympha ng pera. Magpapadaan sana ako sa grocery. Magpapabili ako ng tsaa at tinapay. And I think we're missing Florax. Ano? Hmm. Nasaan yung mask? O, teka lang yung mask. Kunin ko lang. Kuya, bakit parang OA yung asikaso sa'yo ni Ate Leia? Ano na status niyo? Status? Ganun pa rin. In a relationship. Kuya, I mean, para na siyang si Ate Patty nung mag-asawa pa kayo. Mag-aasawa ka na ba ulit? Hmm? Joke lang. Hon? Listen, I'm sorry, okay? Oh! Bakit ganon, ha? Bakit mo binenta yung property ni Robin sa bukid doon? Bakit? And you didn't even tell me! Let me explain! Ano i-explain mo? You hid this from me and you even forged my signature! So now, alam mo na yung feeling of you making decisions nang hindi ko alam! What? Diba ganito rin yung ginawa mo sa akin? Nung pumayag ka na makalapit sina Patty kay Robin nang hindi ko alam? Gusto kong malalaman mo rin yung feeling. What a stupid excuse, Peter! And don't you dare try to blame this on me! Ako? What? Ang kapal ng mukha mo! Sabihin mo na lang, hindi ka makapaghintay ng perahan yung pamangkin ko! You're greedy! Greedy ka! Greedy! Stop, alright? I'm warning you! Paano ka pag malaman doon ng pati? Akala pa rin malaman ko! Ha? Ah! Peter! Ah! Peter! I warned you, but you wouldn't listen to me, huh? Nakausap ko si Attorney Sakay. Legit yung documents nila, Mr. Ilaban. At nagpasa si Natalia ng letter of intent para ibenta yung lupa. Para daw makabili ng property sa Tagaytay. Eh, anin man nila yung lupa sa Tagaytay? Magagawan daw si Robin ng rest house para dun siya magpagaling. At the same time, magtatayo din sila ng convenience store. Pati rin sa ibang locations. Kasi imbis na natutulog yung pera, kumikita ito. At nakita to ng korte, they see it as a wise decision, kaya naapurbahan. Eh, paano naman tayo makakasigurado na doon talaga mapupunta yung pera makukuha nila? Hindi pa rin ako naniniwala na walang hidden agenda dyan sa pagbibenta ng lupa. Maghanap ka ng proof, and we have a case.
documents ng pinasa ko sa korte. Proving na legal at hindi questionable ang pagbenta ng property sa bukit noon. Hindi. Hindi, pero hindi to legal. Hindi ako yung pumirma nito. Hindi to legal. Ano ba? Hey! You don't get to dictate kung anong pwede at hindi ko pwedeng gawin. You're no longer allowed to talk. All you need to do is listen at susunod sa akin from now on. Go fix yourself, huh? Mag-shopping ka. Go to the salon. Pagbalik ko, maayos ka na. Okay, hon? Hmm? Let me kiss. It's a good girl, huh? Clean up this mess, huh? Ma'am? Okay lang po ba kayo? Ma'am, tatawag na po ba ako ng polis? Get out! Ma'am! Get out! Salamat, Robin! Kanina lang namin pinractice yun. Di ba, karaoke girl? Karaoke girl! Uy, hindi lang sa'yo makawa ka ng tawa. Yung costume mong pangit eh. Sige. Tatay? Sila, Natalia. Akala namin sila'y madadat na namin dito. Akala ko rin. Eh, dapat nga, naunang na nga si Peter dito, dapat sabay kami ni Natalia. Pero ako lang ang pinapunta eh. Meron daw importanteng aasikasuhin. Pero mabuti na rin yun, di ba? Para walang sagabal sa banding nyo. Sumabay yung sayaw namin, Robin. Hindi mas magaling sa amin. Saya po kayo. Ay, sa pa? Ulit? Sa pa? Oh, sige. Yun lang pala eh. Chambe-chambe! Chambe-chambe! Chambe! Hey! Bye! Bye! Uy, sir, salamat ah. Thank you, Kuya Chambe! Chambe-chambe! Sandali! Eh, ma'am, sir, pwede ho ba makahingi ng mga candy? Ibigay ko lang sa pamagin ko. Candy? Candy! Sige. Ayan! Ito! Pamagin mo! Ayan, bigyan mo! Tatlo yung pamagin mo? Ito na, sa'yo na yan! Gusto mo ito rin? Okay na ito po. Okay na po. Ah, sige. Ah, Stan, sigurado ka, ha? Thank you po. Sige. Salamat. Thank you. Kinabahan ako doon, ah. Ako din, naiihi nga ako, eh. Tingnan mo tong si Natalia. Pakitang tao talaga, eh. Ngayon hindi tayo makalapit kay Robin. Wala naman siya. Baka naman
nagpapahinga o natutulog. Kasi nung naghahati pa kami ng pagbabante kay Robin, panggabi talaga yung schedule niya, baka hindi pa niya nababago. Baka naman busy lang, ganun. Oo, busy. Busy sa pagbebenta ng mga properties ni Robin. Ano ka mo? Oo, Pat. Binibenta nila yung lupa ni Robin sa bukid nun. Yun, si Ato pinagpapanggap kong buyer. Aba, ang galing din naman, ano? Hindi na rin talaga sila nakapag-antay ng konti pang panon. Wala pang isang taon yung garden siya. At saka talaga, ngayon na may sakit si Robin. Kaya nga kahit tagagalit ka sa akin, tinuloy ko pa rin yung investigasyon. Oo nga, Pat. Siguro nga nagmamalasakit si Natalia kay Robin. Pero Pat, pwedeng gusto talaga nilang nakawin yung pera ni Robin na pinundar ni Emily at ni Brad. Sandali lang, si Ato. Baka mamaya mag-background check sila. Tapos, maisip nila na may connection sa atin si Ato. Pat, sa mga ganyang klaseng deal, pag sa nagpakita ka na ng pera, wala silang pakialam kung sino ka o ano ka. Kung alam nilang na scam ka nila, yun na, game na agad yun. Pero pinaghandaan naman namin ni Ato eh. Binura niya na lahat ng mga social media accounts niya. Sige, basta mag-iingat kayo ah. Saka sorry. Sorry na galit ako sa'yo. No, ito yung mga litrato nila, oh. Mahal, oh. Alam mo, ang tingin ko, kulang pa itong mga dadalhin ko, eh, sa paglipat. Ano? Ay, oo nga, napansin ko kulang pa. Kasi yung aparador natin doon sa kwarto, yun yung panalalagay sa kahon, eh. Yung mga sopa natin na yan, tsaka yung mga silya na yan, kailangan siguro ibalot mo na sa dyaryo at ilagay natin sa kahon. Grabe ka naman. Kasi naman, mahal, ang OA-OA mo, eh. Sandali lang naman tayo doon sa Maynila. Eh, parang balak mo, lahat ng gamit natin dito, ilipat natin doon. O, edi sige. Hindi ko nalang dadalhin yan tsaka yan. Okay. Pero, Mag, kailangan ko ng washing machine doon, ha? Tapos may dryer. Tapos yung tatlong kwarto doon, kaya yung tatlong aircon, dadalhin mo rin. Kasi nga, hindi naman kasing lamig dito, no? Tapos yung four-door nga na ref, gusto ko sanang dalhin. Pero sige, tutal, di naman kakasya. Two-door na lang, ha? Bakit hindi na lang tayo magdala rin ng oven pa? Baka sakaling ma-feel mong mag-bake. O kaya, yung sahig natin dun sa lilipatan natin, ipa-wall-to-wall carpet natin. Wow. Kasi ayokong naka-chinelas, gusto ko nakapaa ako pag naglalakad. Pampakarpet mo? Carpet yan. Mahal, hindi practical yun. Ang practical, pa-marble mo. Buo, ha? Pati kusina, banyo, lahat, ha? Ano? May nervous ka, no? Sus, ako? Kayang-kaya ko yan. Kaso lang, mahal, syempre, kailangan sa panahon ngayon, naghihigpit tayo ng konti pagdating sa pera kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tong problema ni Pati na to. Kailangan meron tayong natatagong konting pera na pampiyansa sa kanya, pangtakas, kumbaga. Mahal, sana wag na umabot ulit sa ganun, ano? Kaya gusto kong malapit sa kanya, eh. Para hindi na siya mag-isip ng kung ano-ano. Na pag sa oras na mag-isa siya, naisip niya yung mga problema, hindi siya nalulungkot. Kasi malapit tayo sa kanya. Kung hindi man natin masusolusyonan yon, mayayakap naman natin siya. I'm so sorry, may pamangkin. Sorry ah, medyo masama lang kasi yung pakiramdam ko kanina. That's why nag-sleep pa ako ng konti. Sorry talaga. Natalia, may sakit ka ba? Baka mahawa si Robin. Gusto mo ako na lang muna. No, Yaya Lena, actually, I'm not sick na. Actually, okay na ako. So, you should rest. Ikaw na lang po yung mag-go home. Sige. Aalis na ako. Mm-hmm. Oh, pahinga ha. Alam mo na. Bye. Sige. Bye pa. Oh, Margie, mauna na ako. Sige po. Ma'am Natalia, naayos ko na po lahat ng gamot ni Robin. Salamat po. Bukas na lang po ulit. Thank you so much, Nurse Margie. Salamat po. Sige. Bye, Robin. See you. Oh, sa
sabi ni Yaya Lena, nag-eat ka na daw. What do you want? Kasi may dala akong board games dyan. Or gusto mo, I can read a book for you. Gusto mo? Para pong hindi ka pa rin okay, tita. What made you say that, Robin Gaines? I'm fine. Ano pong gusto niyong panoorin? Cartoons o yung comedy? Comedy. Gusto ko comedy para mag-laugh tayo. Hello po, Kuya. Nandito na po ako sa labas ng building. Okay po. Salamat. Sweet talaga ng babe ko. Salamat. Oh, ano to? Mask. So, ano, kasama mo na naman si Patty? Oo. Eh, kasi isang beses lang pwedeng pumasok sa isang araw doon sa loob ng room yung mga superheroes. Kaya, yun. Alam ko kung ano iniisip mo. Hindi yun ang iniisip ko. Sandali lang kami magkasama sa room ni Patty. Tsaka, eh, Robin ako nakatutok. Hindi yun ang iniisip ko. Ano? Yung risk na mahuli kayo ni Natalia. Anyways, babe, parang may sumusunod sa akin kanina. Ha? Huh? Saan? Hindi ko alam, pero siguro paranoid lang ako. Ako. Sabi ko naman kasi, bakit kasi hindi mo ko tinawagan para ako yung sumundo sa'yo? Wala pang security doon sa lugar ninyo? Hindi, babe. Relax ka lang. Baka wala lang to. Tsaka, kilala ko yung mga ganong klaseng tao. Wala silang gagawin. Naninindak lang. Alam ko naman kasing malalaman at malalaman din nila yung ginagawa ko eh. Pero hindi pa ngayon. Masyado pang maaga. Ano kasi nila nalaman to? Check ko sa DAR yung properties. Naka-register pala sa pangalan na ano, no? Brad at Emily Cortez. Yata, sir, na-update sila eh. But well, oo. Nilipat nila sa anak nila. Namatay na kasi yung mag-asawa. Yung anak nila ang nagmamanage nung mga naiwan ng mag-asawa, no? Ganon? Hindi. Bata pa ang anak nila. Kamag-anak mo ba sila? Mr. Cardinal, hindi din. Ako lang yung bali nagbebenta ng mga properties nila. Actually, yung tita ng bata, si Ms. Natalia Cortez Smith, siya talaga nagpapabenta nun. Siya ang legal guardian at siya ang nagmamanage ng mga properties ng bata. Mr. Cardinal, huwag kang mag-alala. Aprobado ito ng korte. Binibenta lang to ni Ms. Natalia Smith dahil bibili sila ng bahay sa Tagaytay para sa bata. At gusto rin nilang magtayo ng business. Iniisip lang nila yung future ng bata. At kung may mga katanungan ka pa, nandito naman yung lawyer ko at saka yung lawyer mo, pwede silang mag-usap. At sinisigurado ko sa'yo, walang magiging problema. Pero kung gusto mo na usapin ni si Mrs. Smith, papayagan kita.
Hindi na kailangan, Mr. Villanueva. Okay na yan. Ah, okay. Sige, magpirmahan na tayo, sir. Sige. Okay na to? Double page. Dalawang pila siya. Sige. Sige. Okay, attorney. Check it. Ito. Ayan. Salamat, Mr. Cardinal. Mapapabilis na ang paglipat ng tigilo. Sige. Sir, excuse me na. Yes, Mr. Reyes. Oh, talaga? Kukuli mo? Magbabayad ka na. Oh, sige, sige. Ah, sige, sige. Mr. Cardinal. So, paano? Ah. Balitaan mo na lang ako, ha? Sige. Hindi pa ako. Attorney. Ay, attorney. Salamat. Salamat. Attorney. Basta. Mrs. Smith! Hello! Pasensya na. Na-store ba kita? Kasi nag-promise kami kay Robin na mag-storytelling kami today. No problem at all. Go lang. Robin Kinso, it's your superhero friend. Say hello! Hi, Robin! Storytelling tayo today. Ako yung narrator. And then, ito yung mga characters natin sa story. Siya si superhero karaoke boy and superhero karaoke girl. Start na tayo, ah! Once upon a time, merong magkaibigan na superheroes na hindi nila alam kung ano ang mga superpowers nila. Naglakad sila patalikod. Naglaka papunta dito. Umikot-ikot. Naglakbay sila sa malayong lugar. Hanggang sa nakarating sila sa isang isla. And then nakita nila ang isang nakakaawang bata. Lumapit sila at kinausap ito. Hi, bata. Alam mo naman, baby. Umikot-ikot sila. At nagsayaw-sayaw sila.